Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo yung buong setup at ang pagwawire ng ating 56 setter at 56 hatcher na automatic incubator. Ang gagamitin natin ay yung ganito po na tray. So kung yung makikita ninyo po ay ginawa ko na siya ng framing na kahoy. Tapos itong makikita nyo na bakal para po ito sa slider. Kung napanood nyo na po yung aking last video, andun po ito. Meron po ako dun i-plina sa video na ganito, finish product na. Na ganitong setup. Drawer type po siya. At nilagyan ko na rin po siya ng limit switches. So, nakasetup na po siya. Pero ipapaliwanag ko po rin sa inyo kung paano ko siya nalagyan ng limit switches na ganyan. At kung makikita nyo, meron pa siyang plug. So, dun sa pagwawire niya, mamaya, papasilip po sa inyo kung paano ko nilagyan ng limit switches. At dito naman po sa box natin, meron na po siyang nakabang na wirings. May fan na po yan sa loob. Ito, papasilip ko po sa inyo para may idea kayo. Ganyan po ang setup niyan. Yung puti na nakikita nyo, yan po ang ceramic insulator natin. Tapos ginamita ko na rin po siya ng color coding, white black, kaya para mas madaling niyo akong masundan sa pag-wiring natin mamaya. Meron na rin po itong switches para sa main. Main pa lang po yung akin nilagay na switch. Tapos meron na rin po siyang fuse. Kung madali lang naman po mag-install ng fuse, ikakabit mo lang siya sa isang linya. So yung madadali po, isinetup ko na para dire-diretso na lang po tayo. Yung linya, black and white lang para mas masundan nyo ako. Sa gustong gumaya nga po pala dito, ang mas maganda po kung meron na kayong ganito na tray. Tapos, ito po ang uunahin yung buuin bago ang box. Kasi kapag sinabi ko agad yung dimension nito, halimbawa gusto nyo siyang gayahin, so gagayahin nyo agad yung dimension. Baka hindi naman halos pare-pares na materials ang inyong gamitin. So, ang mas maganda, yung ganito munang box ng yung kaha muna ng egg tray na ganito ang uunahin yung buuin. Kasi, meron pa siyang slider sa gilid. Pag binuo nyo agad ang kahon, mahihirapan na kayo mag-adjust para sa clearance. So, ang ginawa ko ditong diskarte, binuo ko muna itong framing ng egg turner natin bago ako nagawa ng box. Kasi ito nga, i-add nyo pa sa space yan, yung slider na yan, drawer slider. Dalawa po yan magkabila. So, ayun lang po yung advice ko before kayo gumawa ng ganitong setup ng incubator. So, umpisa na po natin yung pagwawire natin. At ang gagamitin ko nga pala po dito ay yung ating Seil na Lilitech. Seil 7801A. Ito yung aking 4-in-1 na thermostat na ginagamit. Napakaganda po nito at quality. Doon sa gustong bumili ng ganito, yung link po ilalagay ko siya sa description box. Nabili ko po to sa Lazada. So check nyo na lang sa description box at doon i-attach ko po doon. So umpisahan na po natin ang ating pag-wiring. So, ayan guys, umpisa na po natin yung ating pag-wiring para dito sa ating automatic incubator. Kung makikita nyo, nakasalpak na po siya. Slider po. So, bago po natin umpisa yung pag-wire, ano po ba yung mga materials? So, unang-una, yung ganitong tray. Sa Lazada, marami nito. Mga 800 hanggang 1-2 naglalaro sa ganong price. So, mamili na lang kayo doon ng mga matataas yung rates ng stars. Magaganda yung feedback para hindi masyadong bogus. Kasi baka mamaya palpak si seller. Tapos, limit switches. Ayan, kung makikita nyo, meron nang nakaredy. May nakaredy na limit switches. Nakatouch na siya doon sa motor. So, ayan. Dito siya. So, makikita nyo, wala pa siyang nakalagay na limit switches. So, ito rin yan. Parehas din yan. Ito rin yan.
Itong ganitong tray nga pala, 56 capacity yan ha. Plug. Limit switches nga pala, ito yung limit switches. Kaya, meron din ito sa Lazada. Pero kung merong gawaan sa inyo ng video, okay? Meron ito, makakabili ganyan. Tapos, yung ating fuse. Ito kasi, itong box na to, nilagyan ko na to ng fuse dun sa likod. Madali lang naman mag-install guys ng fuse. Kakabit mo lang to sa isang linya. Tapos, ang nilamit natin ng fuse ay laglag. Ginamit nating fuse ay 10 amps na fuse. So, sorry sa background, nandito lang ako sa garahe namin. Kasi ito lang yung pinakamalaking space. At dito na ako nagagawa ng aking mga project na incubator. So, itong ating gagamitin na incubator para sa wiring, ay meron nang naka-order nito. Siningit ko lang. Kasi, pag hindi ko ito ginawa ng video, matagal-tagal uli bago makagawa ng video. Kasi ang daming gum-order. Kailangan natin ng bolts and nuts. So, anong size nito? Ang size nito ay dapat kasya yung kasya dito sa butas na to. Dito sa butas, kasya siya dyan. Kailangan mo ng dalawang ganyan. Dalawang bolts and nuts na ganito. Kasi siya yung magkakapit dito sa limit switches na to. Sa micro switch. So, ayan. Papasilip ko yung likod niya. Ang ginamit ko dyan na pandikit ay ito to. Makikita nyo. Steel epoxy. Makikita nyo. Dinikit. Matibay na po yan. Hindi na po siya magagalaw. Ngayon, nilagyan ko muna siya ng plug para makita nyo yung mechanism at ano yung purpose nitong limit switches na to. Yan. Itong limit switches na to, micro switch. Micro switch pa siya pag di natin siya nilagay dito. Pag nilagay na natin, limit switch na tawag yan. Kaya kung maririnig ko, tumutunog siya. Tapos meron naman siya makikita dyan. Ito yung common, normally close, at normally open. Dito naman, kung gagawin natin limit switch to, ang magagamit lang dito na terminal ay yung sa common at sa normally close. So, yan. Tapos yung ating 200 watts na nichrome wire. Yan, ang ating heater. Depende sa inyo kung gusto nyo, bumili lang. Kung pang... Pero ginagamit ko kalimitan pag mga pambenta. Ito, 200 watts na nichrome wire. Kasi, bumili ah, ang kagandahan nito, hindi napupundi. Matagal siya. Eh, stainless na to, kung makikita nyo. Makintab. Tapos, ang ating toggle switch. Tatlo to. Yan, makita nyo. Yung gitna, off. Yung taas at baba, on yan. On, off, on. So, nilagyan ko na rin ng wire para madali tayo sa pag-wire, no? Tatlo. White ang inilagay ko. So, sundan nyo lang yung color coding. Masusundan nyo yung aking pag-wire. So, balik tayo dito sa motor. Bakit meron ito? Limit switches. Kung makikita nyo doon sa aking previous video, meron akong sinama ko sa video yung ganito kong isang gawa. So, ayan. Papakita ko lang sa inyo. So, dito, tingnan nyo lang to. Itong lever ng motor. Kasi nakakabit pa dapat dito ay ito. Ito to. Kasama pa dapat to. Nakatouch ito dito. So, para makita nyo lang yung gitna niya. Kasi pag natabunan to, hindi nyo makikita yung kanyang pag-rotate. Ilagyan ko muna siya ng plug para makita nyo yung purpose niya. So, kung i-imagine nyo, ito lumalagitik. Once na may tumulak sa kanya, yung nakakabit sa common at sa normally close, off siya, mag-o-off yung nakakonekta doon. So, ayan. Hindi pa siya mag-o-off kasi nakarekta pa sa kanya yung plug. Yung ating source, nakarekta. Ang ano lang niya is titingnan natin kung lumalagitik pa to, dalawang to. Ngayon, kung marinig mo, lumalagitik. Pag lumagitik siya, ibig sabihin, titigil siya si motor. Ayan, kung makikita nyo, nagro-rotate. Pag na-meet niya yung kabila, lalagitik siya, ibig sabihin, mag-o-off si motor kapag naikabit na natin doon sa thermostat. So, nasusundanan ho. Pinaliwanag ko lang po. Ayan. Yan. Kapag nakaganyan siya, imagine, ganito pa lang. Ganito pa lang siya. Bago ka maglagay ng ganito,
make sure nakapaling siya dito ng sagad. Tapos, saka mo ikakabit si micro switch na make sure na tinatamaan siya nitong lever na to, itong dilaw na to. Yan. Ano yan, naka-off yan. So, saksak ulit natin para marinig mo. Lilipat siya dun sa kabila. Yung kabilang switches, lalagitik yan. So, yan. Off na dapat siya. Kaso, hindi pa nag-off kasi plug lang yung ginamit natin. So, diretso na tayo dun sa ating pag-wire. Medyo mahaba to kasi wiring to eh. So, ginamit natin dito ZL 7801 by Lilitec. So, Lilitec baka naman. Check nyo lang doon sa description. Doon ilalagay yung link. Sa Lazada ko lang to nakuha. Sa halagang 1, almost 1-2 kasama na shipping niya. So, mura na to ngayon. Saka, quality siya. Basta, matibay to. Ganun siya. Ito ang lagi kong ginagamit sa aking mga ginagawang incubator. So, ayan. Hindi muna natin lalagay yung sensor, no? Para masundan nyo ako. So, dito, meron lang tayo. Tanggalin na natin to. Tatanggalin ko na tong wire para sa na nakakabit sa ating motor. Tanggalin na natin. Kasi, lilinyahan na natin siya. So, ayan. Ito na. Papasosyalin muna natin. Lalagay muna natin ang terminal block. Pero kung iwawire ko to, para tong spaghetti. Hindi naman. Lalagyan ko siya ng zip tie, cable tie para malinis. Pero para masundan nyo ako, terminal block muna. So, ito ang ating neutral. Itong red na to, yan kung makikita nyo, yung white dito na nanggaling sa linya, yan ang ating hot wire or live. May switch na siya. Ito, may switch na siya. Lagyan ko. So, ang una mo natin ikakabit ay itong thermostat. Kapag bumili ka ng ganito, may kasama siyang manual na papel. Tapos meron na rin siyang, yan, makikita mo, may diagram na rin siya dito. Kaya hindi ka maliligaw. At kung papanoorin mo pa rin ang video na to, lalo hindi ka maliligaw. Sundan mo lang yung aking instruction. So, papaginahin muna natin ang ating, paginahin muna natin si thermostat. Kuha tayo ng wire. Black. So, black ha, black. Black, kakabit natin sa black. So, ayan. Yung black natin ay neutral. Yung neutral dito ay number 8. So, ikabit natin sa number 8. Ayan. Kakabitan natin si number 8 ng black. So, ito ay hindi ko muna i-attach dun sa mga butas-butas niya dito. Mas maganda kasi dito muna sa labas para makita niyo masundan. Ito ay para sa mga galing sa manual na gusto nang mag-automatic. Ito. Okay na okay ito para sa inyo. So, yan. Nilagyan na natin ang isang wire para sa neutral black. So, lalagyan naman natin ang wire para sa live. Yung live natin, yan, nakalagay dyan, L. Number 7, L. Lagay natin dyan. So, sa pag-wire, huwag kayo magmamadali. Double check nyo lang lagi kasi baka magliwanag ang inyong bahay sa pagmamadali. So, ayan. Gunting lang tayo, di ba? Lupit. Hindi, kasi ano dito, komportable ako gamitin yung mga ito sana eh, matalas. Yung mga tools ko, ano na, mga engine na, pagbalik ko dito. So, ayan, nakabitan na natin na. Is puti sa live, black sa neutral. So, ito yung neutral. Terminal black, oh. Kabit natin si black. So, ayan. Tapos ito, kabit natin sa hot wire or sa live, yung white.
Pwede na natin testingin kung mabubuhay si thermostat. Yan. Lagay natin dito. Testingin natin kung mabubuhay. So, saksak natin. Ito, may ano na to eh. Kaya, saksak natin. Doon muna natin si switch. Kasi mga live, naka-open pa yung web dito. Baka magkamali ako. Makuryente. Yun, naka-ano, no? O, yan. Nabuhay. So, nalagyan na natin ng linya si thermostat. Ngayon, ang sunod kong ipapasok dito ay si heater. Heater na. Ito, may nakabang na ako dito na. May nakabang na ako na wire. Ready na. Boy Scout eh. Ito, si heater. Ito to. Heater po yan. Ganun pa rin. Black and white. So, dito sa terminal, black. Kakabit natin si black. Siyempre, sa black. Kabit natin. Ito yung heater natin na 200 watts. Kabit po tayo. Yan. Pahuli na natin yung motor kasi yung motor maraming ano connection yan. Tapos si white, medyo maigsi, no? Maigsi. Maigsi pa yung ating white. So mag-splice muna tayo. Lagyan natin ng splice plate yung malaking ano. Pero sakto naman yun kasi kaya ko lang ako mag-i-splice. Gawa ng hindi ko pa naman i-attach dun sa mga butas-butas na para sa kanila. So ayan. Ito yung live ng heater natin. Mag-i-splice muna ako. Maya ko na lang to lalagyan ng electrical tape. So, itong isang anong to, live wire ng ating heater, ay kakabit natin sa number 6. Number 6 ng ating thermostat. Doon natin ikakabit yan. So, ayan. Heater na. Sa heater na tayo. So, hindi naman muna natin ito matetesting kasi hindi pa rin gagana si heater. Kahit nakasalpak na siya sa thermostat. Bakit? Hindi pa nakasalpak po yung ating sensor. At hindi pa natin na isa-set ito. So, ayan. Naka-wire na po si heater. Yung isang, yung block niya, pumasok dun sa block. Tapos yung live niya pumasok sa number 6. So hindi pa makikita dito, pero kung ganito gagamitin niyo makikitang kita naman kasi may manual din kasama yan. So ngayon punta naman tayo kay fan. Yan. Si fan continuous yan. Ang ginagawa ko diyan walang patayan, continuous. Para mas maganda ang circulation ng hangin sa loob. So, wala tayong pagkukonektahan ng fan sa thermostat. Itatap lang natin siya dito sa dalawang linya. Sa live, saka sa neutral. Ganun pa rin. Black sa black. White sa white. So, ayan na. Ang sunod natin dito sa ating fan ay ang ating ito to. So, hindi masyado kita. Basta, ganun lang po. Yung ating fan ay, kakabit lang natin. Rekta yan. Sa ating terminal block. White sa white, black sa black. Yung fan natin, walang pagkukonektahan sa thermostat. Kasi, ang gusto nating mangyari, dapat ang fan ay dire-diretso. Yun yung tinatawag na forced air incubator. Kasi, continuous ang fan. So, ayan. Nakikita nyo. Nakikabit na natin si heater saka si fan. Ngayon, ito na. Yung ating automatic saka manual. So, ito. Yung gitna niya, ito yung supply. Yung gitna na. Lagyan muna natin ng
strip lang natin. So ito. Yung gitna ng ating toggle switch pala. On off yan, on off on. Yung gitna niya, yan ang ating supply. Ilalagay niya natin 'to sa kokonekta natin kasi white siya. Supply. Itatap natin sa hot sa live. Yung gitna po yan ha, yung gitna. So magulo pa pero sana nasusundan nyo kasi hindi naman ako nagmamadali ng pag kukonekta. Saka dalawang kulay lang tayo. Ngayon, naitap na natin. Nalagyan na natin ang supply si toggle switch. Ano po? May dalawang wire pa dito. Ayan. Makikita nyo. May dalawa siyang wire. Taas, baba. Kahit alin dyan, magkabaligtad. Okay lang. Pero dapat tandaan nyo kung alin yung gagamitin yung linya papunta sa manual o at sa automatic. So, strip lang natin yung isa. So, lupit lang natin pang strip na gunting. Okay lang po yan. Yan ako komportable. Pero sa inyo, balan. Safety lang. Ito naman, wala pa po itong linya. Kaya, okay lang po ng may mga live. Pero pag halimbawang may dumadali na kuryente, tayo? Safety first tayo. So, ayan na. Galing sa live. Tapos, ito yung isa. Yung isa lang muna. Kahit ayan. Uunahin natin si automatic. Kasi hindi pa natin nakukonektahan to. Dito kasi magkakalaman ng automatic sa manual. So, lilinya muna natin si automatic. Nanggaling sa live. Yung gitna ng toggle switch. Live po yan. Nakatap yan sa live. Kumuha tayo ng isang linya. Ngayon, dito natin siya ipapasok sa thermostat. Ito yung controls ng automatic. Ang makikita nyo siya, ipapasok nyo siya sa number 4 dito sa thermostat. Medyo malabo pero sundan nyo lang po yung sinasabi ko. Ang automatic, so ito yung linya, gitna. Yung isa na linya ay ipapasok natin sa number 4. Ang nakalagay dyan ay L. L po ang nakalagay dyan, makikita nyo. Sa kung halimbawa ganito ang inyong gagamitin. Gitna, live ng toggle switch. Yung isa, ipapasok natin sa number 4. So, white po yan ha, white. Papasok natin siya number 4 ni thermostat natin. So, sundan nyo lang po yan. Wala pong magkakamali dyan. Number 4 po, number 4. Yan. So, number 4 po yan. Itong isa natin na to, ito naman po yung para sa manual. Sa manual po yan. So, makikita nyo, yung color code ng ito ay para sa dynamo natin na 2.5 RPM. So, kahit magkabaligtad to, wala naman siyang positive saka negative na. Ito yung para sa manual. So, ngayon, dito na tayo wiring para sa ating motor. Na-wire na natin nabuhay na natin si thermostat. Ano po? Nabuhay si thermostat. Nalinyahan na natin siya para sa heater at para sa fan. Yung fan natin continuous at ito na yung ating toggle switch para sa automatic. So, ayan. Ipinasok natin si linya sa live sa number 4. So, pag nakagitna po siya, naka-off yan. Naka-off lahat, naka-off si heater, saka si motor. So, ayan. Maglilinya na tayo para dito sa ating manual and automatic. So, ang papasok dito sa limit switch na to ay yung puti. Wala tayo wire. Puti po ang papasok dito sa wire na to. So, dito sa part na to, magkana tayo, maghihinang tayo. Kunin natin yung isang linya. Mata isang linya. Tapos, ito, ikakabit natin to sa common. Magkabilang common. Pares common yan, ikakabit natin. So, gunting pa rin ang ating mahiwagang gunting.
Sa part na to maghihinang tayo. Hihinang ko na to kasi fix na to. Ito na yung fix. So ayan, oh, makikita nyo. Isang linya galing sa motor. Itatap ko dito sa common. Dito sa common. Ito yung common nya. Dito sa common ang ating micro switch. Isasolder ko siya dito. So ayan. Ayan. Hihinang na lang siya, no? Hihinang na lang. Medyo mahaba. Bawasan natin. Mahaba yung ating wire. Bawasan ko lang. So, sundan nyo lang ako. Isang linya galing sa motor. Ito, ano pa lang to? Wala pa tayong ipapasok dito na linya. So, isang linya, wala pa tayong ipapasok na kuryente dito. Kaya, isang linya galing sa motor, ilalagay nyo sa common. Sa common o limit switch. Tapos, kailangan may isa pa rin ganito. Ayan kung makikita nyo. Dalawa siya. Nag-strip lang ako. Ayan, yan. Tapos, mayroon pa rin ito. Magka-connect pa yan. Itong kung isa pang ito, strip lang. Tapos, connecta pa uli natin sa connecta natin sa isa pang common. Common din yung common ng kabilang limit switch. So sana nasusundan nyo po ako, ano. Dahan-dahan lang po tayo kasi pag mga electrical bawal po magmadali. Saka double check din natin bago tayo mag saksak. So kaya yun yung purpose ng ating ang fuse. Kaya yan ang purpose na, kaya mas maganda may fuse. Kapag may sala kayong nasala kayong na wire pero naisaksak niyo agad, ang masisira pa lang agad dito ay yung fuse. Yan po ang kagandahan ng may fuse. So magso-solder tayo. Hinang natin. So ayan, makikita niyo, ano. Ayan, solder natin po. Wala pa akong pinapasok na kuryente. Ano pa lang, yung isang linya pa lang po ito sa nagaling sa motor. So ito, fix ko na, kaya inihina ko na. Yan na po yung fix na. Ito na po yung fix. So ayan, isang linya pumasok sa kabilang common, tapos itinap ko ulit sa common. So yung parehas common mag iisang linya yan. Ngayon, 'di ba dito sa toggle switch natin? Sa toggle switch natin ay wala pa na para sa manual. Doon papasok po ito. Ito po yun. Yung isang linya, kasi ito, live. Ito yung manual na galing dito sa toggle switch. So, ulitin ko lang po ulit na. Yung gitna ng ating limit switch, nakatap po yan sa live. Nakatap sa live. So, pumasok dito si live. Pasok si live. Tapos, itong wire na to ang automatic. Ipinasok natin sa thermostat na ang number dito na, na pagtatapa natin ng live ay number 4. So, yun po ang automatic. So, ang natitira na lang natin ay ang ating manual. Na, which is itong isang linyang ito. Kasi, tatlo nga po kasi ito, no? Gitna off, taas on, baba on. Parang ito ay naginat selector switch na rin, toggle switch, selector switch, toggle switch. Okay lang po 'yan. Parehas lang pa, parang magkaparehas ng term. So, pero ang tawag po talaga dito, toggle switch na. So, andun na po tayo. Ang natitira na lang po natin ay itong manual na wire. Para sa manual. So, strip ko lang po. Strip ko lang. Doon natin ito ipapasok sa common pa rin. Hihinang pa rin natin ito sa common. Sa common pa rin po kasi ito yung manual niya. So,
solder muna natin para makita natin. So ayan po, tatap natin ito dito sa common pa rin. Ito na po, dito na pumasok na, may papasok na kuryente dito. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, kompleto na po yung, medyo magulo pa. Pero ito, ayosin ko naman po. Ang purpose lang natin ay para masundan nyo ako. Which is sana, nasusundan nyo naman po. Kasi, sana na ipapaliwanag ko naman po ng ayos. So, yun na nga po. Yung gitna niya ay live. Pinasok natin sa middle ng toggle switch. Tapos yung isang linya, dun sa on, ipinasok natin sa number 4 nitong thermostat natin. Yun yung common na tinatawag. At siya na rin yung magti-trigger para sa automatic. Tapos yung isang wire naman natin, pinasok natin dito sa common ng limit switch na nakakonekta pa rin sa kabilang common ng limit switch na pumasok naman dito sa isang linya ng motor. So, ang natitira na lang natin na linya ay isa. Strip lang natin. Tapos, ito, ipapasok na natin ito sa neutral. Kasi, yung isang linya, puti. So, ito sa neutral to, sa black. Lagay natin dito. Sa black, ano po. So, ayan, sana nasusundan nyo po ako. Dun sa mga last previous video ko, yun din po ang diagram, yung mga naka-flash na ano dun. Dun sa, basta meron po ako na diagram dun. Wag lang yung gumamit ako ng analog na timer. So, ayan. Yan na po ang ating, may papasok na po na kuryente. Alam na po natin yung live saka neutral dito sa dinamo. Wala na po magkakasalubong. So, ang kulang na lang natin, kukonektahan natin yung ito to. Kukonektahan natin yung normally close at normally close nitong kabila. Magkabilang limit switch. Kukuha tayo ng dalawang wire kahit parehas ang kulay. So, dito, sa part na to, okay lang kahit parehas na kulay kasi ano lang to, yung counterclockwise. Ah, yung ano lang po niya, ang tawag dito. Kasi ito pala, walang counterclockwise sa clockwise. Isang ano lang to, isang direction lang. Clockwise lang. Ang gagamitin natin dun sa limit switch na connection ay yung normally close lang. Magtatap tayo magkabila. Dalawang wire. So, black na yung gagamitin ka, black na lang na. Ay, hindi pala po. White na lang yung gagamitin ko. White na lang. White. White yung gagamitin ko kasi white yung pumasok dito na power. Para hindi kayo malito. Baka sabihin nyo, ah, bakit ganun? White tapos black. So, wala pong connection yon. Pero ang gagamitin ko na lang po talaga dito ay black. Two wire po siya. Dalawang wire. Dalawang wire po ang ating gagamitin. Tapos isa-solder na natin po siya sa parehas na normally close ng limit switch. Yan. Parehas po na normally close. Wala pong i-connect sa normally open. Parehas po na normally close. So, ayan po. Normally close po yan. Dalawa. So, sa solder ko na to kasi ito naka-fix na to dapat. Solder ko na siya. Kasi ito, ayusin ko na mamaya kapag natapos ko na yung lahat ng wiring. Kaya, naisingit ko lang po itong video na to kasi kukuhanin na po ito nung nagpapagawa. So, kapag hindi ko na video, ha, matagal po ulit bago makapag-video. Ang tagal ko na po kasing hindi ulit nakakapag-upload. So, ayan po. Dalawang linya na pumasok sa normally close. Parehas. Pero hindi yan magkasalubong. Magkahiwalay pa rin po yan. So, putulin natin to. Putulin natin.
No, pinutol natin. Yan po, putol. Hindi po magkasalumong yan. Magkahiwalay po na linya dapat ito. So, strip lang natin yung magkabilang dulo. Strip lang po natin yan. So, hindi, huwag po tayo magmadali at ito po ay kuryente. Kaya medyo mahaba po ang ating video ngayon. So, ayan po. Kasi pag tayo nagmadali, baka lumiwanag po ang ating bahay. So, dalawang NC. Yung dalawang NC, normally closed, nilagyan natin ng wire. Ayan, ano po. Tapos, ito yung dulo niya. Para saan po ito? Ito po yung kanyang para sa timer. Para sa timer po ito. Pukonekta natin dito sa thermostat ng... So, ayan, parang spaghetti, ano po. Pero sana nasusundan niyo po ako. Ngayon, itong dalawang wire na galing sa NC, ikakabit po natin yan sa number 1 at 2 na nakalagay dito sa thermostat. Yan po yung timer dito. So, ulitin ko po. Yung galing po sa dalawang normally closed nitong ating limit switches, which is ito pong puting ito, ay itatapo natin dito sa dalawang terminal na ang number sa ating thermostat ay 1 and 2. So, ayan. Nalaglag ang ating pangkalas. 1 and 2 po ang ating pagkukonek. So, ayan. 1 and 2. Ano? Sana nakakasunod po. Ano? Sa... May mga katanungan kung hindi po masyadong nasundan itong aking ginagawa. Mas maganda po kung may ano, kung meron na kayo na pyesa, may actual nyo na habang nanonood ko yun ng video, ina-analyze nyo yung video ko. Tapos, andun na rin yung mga gamit para may actual nyo. Masundan nyo ng ayos. So, ayan po. Ito po, pwede ko, ikakabit ko muna po ito dun sa dito sa butas na to. Ito. Dyan po ay para dito itong ating automatic sa manual. So, hanapin lang natin yung manual. Kasi ang manual, kailangan ito yung lagi nasa taas. Ito. So, ito yung manual niya. Pag itinaas ko siya, pag ibinaba ko siya, naka-manual. Pag itinaas ko siya, nag-init na, off. Tapos yung wire natin na automatic ay nasa baba. Pag itinaas ko siya, mag-automatic siya. So, ikabit ko muna dito sa ano, ating para maipakita ko rin sa inyo na gumagana. So, ayan, nakaganyan dapat siya. Ayan, nabablock ang ating view. So, sana nakakasunod na po. Mahirap din po para sa akin itong pagbibideo na to kasi ang hirap pag walang videographer. Ano lang pong gamit ko? Tripod lang. So, inagaw ko lang po to. Gusto ko lang pong makatulong dun sa mga gustong gumawa ng automatic. Marunong na sa magawa ng incubator, pero manual. Gusto nilang mag-upgrade ng automatic. So, ito po. So, ayan. Ikinabit ko muna siya dyan. Tapos yung ating switch, naka-on. Kasi may mga live-live pa dito. So, ngayon, ito ang ating thermostat. Wala pa siyang sensor. Lagyan natin ng sensor to. Tapos, testing natin kung gagana tong ating motor. Tapos meron na rin tayong gagalawin dito. At kapag gumana, so hanggang dun muna po at ayusin ko yung ating wiring. Papasilip ko sa inyo yung ayusin ko to kasi parang spaghetti. So kabit muna natin yung sensor. Ayan, ito yung sensor niya. Makikita nyo, meron siyang apat na wire. Meron pong apat na wire, yan. Yan, ito po. Apat na wire. Ganito yung sensor niya. Andito na yung sensor ng temperature at ng humidity. May kasama siya na ganito. Na apat pang salpak dito sa ating wire. So, kabit muna natin yung sensor natin para matesting. Kasi, huwag nyo bubuhayin ang thermostat nang walang nakasalpak na sensor. Kasi, nakalagay doon sa manual. Siguro magkukos ng damage para sa
thermostat. So ayan ha, kabit lang po natin saglit yung ang kulay na nandito ay red, orange, yellow, saka black. So apat na kulay. Tapos dun sa thermostat natin, may nakalagay na code na dun. Makikita nyo na code dun ay 9, 10, 11, 12. Sa 9, ang nakalagay po dun ay O, which is orange. Dun sa 10, ang nakalagay po dun ay B, which is black. 11, R is red. And 12 is yellow. So, ayan, apat po. Kakabit ko si sensor. Unahin natin ay orange. So, luwagan natin lahat muna ito. So, ito, nakamount ito sa incubator. Ang sabi nung iba, hindi ba masisira kasi sa loob ng incubator mainit? So, hindi naman. Meron itong maximum temperature para sa working area. Itong thermostat na to, parang hindi ko tanda, parang 60 ata yung working area niya. So ang incubator naman natin ay 38 lang sa loob. So pwede siyang dun sa loob ng incubator, pwede siyang nakasalpak. So tayo lang po natin. Nakakabit ko lang po yung sensor. Matetesting na po natin kung sasabog ang ating ginawa. So, hindi po sasabog to. Kasi matagal ko na siyang ginagawa. Medyo na sasaulo ko na. Pero may mga times pa rin na nalilito ako. Pahinga lang pag nalilito. Huwag tayong magmadali. Saka huwag natin kakalimutan yung fuse. Yung fuse talaga, ano yan. 2 times na nagkamali ako ng wire, naisave ako ng fuse. Pagsaksa ko yun. Nagmamadali kasi ako. So, pag mga kuryente, huwag tayo magmamadali. Buti na lang may fuse nun. Ang nangyari lang nun, pumutok si fuse. So, yung fuse, 10 piso isa lang, 10 amperes. Red, yellow. Yan, malapit na. Sa patatlong wire na tayo. So, ayan. Ganyan yung mangyayari sa kanyo. Makikita nyo. Andyan na po lahat yung code. At dito ang thermostat na to. Kaya 4-in-1 kasi pwede nyo siyang lagyan ng alarm. Tapos, andito na yung kanyang timer para sa ating egg turning. At, andito na rin yung humidity display at humidity control. Kung gusto nyo automatic humidity. Sa akin, hindi ko na ginagamit yung humidity. Ang kailangan ko lang talaga is yung humidity sensor para mamonitor natin ang dito kasi sa amin, mataas ang humidity. Kaya hindi ko na kailangan na mag-automatic humidity. Buksan ko lang yung water pan ko. Pumapalo agad ng mga 75. So, yung aking water pan na ginagamit dito, may takip. May butas lang na maap. Na maliit, apat. So, ayan, tapos na po. Ito lang yung live natin. So, lagyan natin ng electrical. Lagyan natin ng electrical tape. Ito, testing na natin kung mag-work pa siya. So, una, hindi pa ito mag-work kasi may ayusin pa tayong settings dito. Siset pa natin. Siset ko muna yung time niya ng siguro mga 20 seconds. So, ayan, sasaksak na po natin. No. Ayusin ko lang itong so, ayan, medyo magulo yung wiring natin. Ayusin ko rin po ito mamaya. Pakita lang natin yung thermostat. So, saksa-saksa ko na po. Iyon. So, kung maririnig nyo, gumana na po si fan. Yung heater, hindi pa po gumagana yan. So, papakita ko sa inyo yung ating wattmeter.
Kunin ko lang yung wattmeter ko. So, ito po yung ating wattmeter. Yan. Ito po yung ating wattmeter. Titestingin po natin kung ilan na yung kinakain niyang kuryente. Naka-off. So, dito natin isasaksak. So, ayan. 24 pa lang yung kanyang wattage. So, ang gumagana dyan ay yung fan lang. Ayusin pa siya natin dito. Ngayon, may iseset tayo dito. Pupunta muna tayo sa S. Yan. Kung makikita nyo, pagpindot ko ng S, 20 lang yung nakalagbas. 20. So, gagawin natin 37.6 yan. Kasi 37.6 yung ginagamit ko. So, haba po ng video natin, no? Kasi ganyan po talaga. Pas sa wiring, kailangan save tayo. Tapos, save, pindutin lang si P para mag-save. Ah, si S po pala, si S. Pindut natin si S. Tapos, dito po, papasok tayo sa general settings. Dun sa U10, yan, makikita nyo. So, dito na po importante. Yung itong sinasabi ko pong ito, nandun naman po ito sa manual ng Lilitech. So, sa S, pag nilong press natin sa P, po, mapapasok natin si general settings. Long press si P, ano po? P. Tapos, makikita nyo agad ang lalabas dyan si U10. Para mapasok nyo si U10, pindot nyo lang si S ng isa. So, makikita nyo, C. C po yung nakalagay. Ang gagawin natin, ang purpose niya, pag C po nakalagay dyan, ibig sabihin, for cooling. So, ang ilalagay natin, H is for heating. Save lang natin. Punta tayo sa U11. Ang U11 natin is yung difference. Yung, halimbawa, sinetch natin ang 38, tapos nilagay natin dito ay 0.5. Ibig sabihin, 37.5, mabubuhay si heater. Tapos 38, mamamatay siya. So, ang ilalagay ko dito, 0.5. Yun ang kalimitan nilalagay ko, 0.5. So, nakaset yung ating temperature ng 37.6. So, 37.1, mabubuhay siya. Kaya makikita nyo, 0.5 yan, 0.5. Save lang natin. Tapos, sa U12 natin, ito yung delay. Yung compressor delay. Ibig sabihin, 3 minutes after, halimbawa, bumaba na dun sa temperature, hindi pa nabubuhay dyan si heater. Kasi after 3 minutes pa siya. Ang value nito minutes. Kaya kailangan ito naka-0 lang. So, ayan. Tapos dun sa U13, naka-calibration yan. So, ayan po. Ngayon, pupunta naman tayo sa setting ng motor kung gumagana nga ba yung motor natin. Ang settings ng motor ay U40. Yan, U40 po. Settings ng ating timer. Punta tayo sa S, pindot natin. Pag naka-1 po siya, ibig sabihin, ang value niya, minutes. So, gagawin muna natin ang seconds. Tapos, punta tayo sa U41. Yung 41, yun yung bilang. So, nakalagay siya 120. Tapos, sa U40, ang nakalagay po ay 0. So, ibig sabihin, 2 minutes. Kasi ang 0 ay seconds. Tapos, ang nakalagay dito, so bawasan naman natin, medyo mahaba pa yun. Gawin lang natin 1 minute. Lagay ko 60 lang, 60 lang. Tapos ganun din sa 42, 0. Sa 43 ganun din, gawin ko 60. So ito yung interval ng swing ng motor. So ayan, save ko na. So ayan, nakasave na siya. Pero yung ating kain ng kuryente, ganun pa rin, 24. Bakit? Kasi hindi pa siya naka-automatic. I-automatic muna natin. So, ayan. Tumaas na siya. Ang consumption ng kuryente is 253.
1.4. Yan, bumababa pa po siya. Tapos, ang ating current ay 1.12 amperes. So, ayan po. Ibig sabihin, nag-work po siya. Ngayon, titingnan natin itong motor kung gagana ba. So, tatry muna natin yung manual. So, tingnan ninyo itong dilaw na to, ha? Kung gagana. Itatry muna natin ang manual. So, gumagana yung manual natin, no? Ayan. So, ang isinet natin yung interval is 2 minutes. Ayan. Pag dire-diretso lang ikot nyan. Kasi ang purpose ng manual para mag center tong tray natin. So, hindi pa gagalaw tong tray. Kasi wala pa yung lever nya. Ito to. Yung ganito. Wala pa. Kailangan ikabit pa natin to. So, automatic natin siya. So, yung time niya, titigil siya dyan. Naka-automatic siya. Automatic. Kailangan tumigil siya dito sa kabila. So, ayan, tumigil po, no? After 2 minutes. So, antay natin 2 minutes. At doon ko na po tatapusin muna. Ayusin ko itong wire, tapos pakita ko ulit. Kailangan umandar po uli yan. 1 minute pala po yung ating inilagay kasi 60 seconds. Yon. Makikita nyo, gumalaw po siya, di ba? Ayan. Doon naman po siya sa kabila, titigil. Ayan. Then, after 60 seconds, doon uli siya sa kabila. So, ayan, pakihintay po natin. Ito po yung aking pinakamahabang video kasi itong tutorial natin is about wiring kaya kailangan detailed po yung ating tinuturo. So, ayan, gumalaw na po ulit. Ibig sabihin, 60 seconds ang ating interval. Na, pero, dapat ang ating interval dapat ay every 2 hours. Ano po? So, ayan, tapusin ko muna dito. Papakita ko na lang sa inyo yung finish na to. Kasi, kung makikita nyo, yung ating wire ay parang spaghetti. Ayusin po natin yan. Lagyan natin ng cable tie para malinis tingnan. So, yung terminal block natin, doon na rin. Yun na rin ang gagamitin ko kasi para madali hindi na tayo mag-electrical tape, terminal block na lang. So ayan, salamat po. So may kasunod pa at papakita ko yung finish nito. So ayan, so ayan guys, tapos na po ang ating 56 setter at 56 hatcher na automatic egg incubator. Kung makikita nyo yung ating thermostat naka mount na dun sa kanyang butas. Tapos yung switch natin, yung light switch, at saka yung toggle switch natin para sa automatic and manual. Tapos, ito na yung tetestingin natin kung okay ba. Ganun pa rin yung setup nya. Naka-setup pa rin sya ng ang interval ay 60 seconds. Tapos guys, ito yung ano, yung likod nya. So ayan yung fuse natin. Dyan sya naka-mount. Bale, ito ay pinto na lang, tapos hatcher tray, tapos lalagyan natin ng sidings na aluminum. Yung kalimitan ginagawa ko para medyo magandang tingnan pag may sidings na aluminum. So ito yung air hole nya sa taas, sa gitna. Ayan, gitna sa sides, ayan kung makikita nyo. Tapos meron din yan sa kabila. Ayan, tapos sa loob kung makikita nyo sya, ayan, hindi na siya spaghetti. Yung wiring natin, hindi na spaghetti. Ayan. Medyo gumanda naman. So, tinalian natin ang zip tie. Tapos, yung heater natin. Ayan, kung makikita nyo po yung heater. Yung white na nakikita nyo na 6 pieces, yan po ay ceramic insulation. Tapos, 200 watts.
ang ginamit ko na fan dito ay yung Froptek. Tapos sa baba niya, meron siyang apat na butas para sa humidity natin. So ayan, tapos yung ating ilaw 5 watts lang. So yung wire, ano na, siniptay ko na yan. Kaya medyo malinis nang tingnan. Tapos yung loob natin, yung insulation. Insulated siya nung ating insulation. Ito yung ginagamit pag ano, sa mga bubong. So yung flooring niya, lalagyan ko yan ng formiga. Yan na lang yung kulang niya. Magagamit na to. Saka yung mga sidings at saka yung hatcher tray. Wala pa yung hatcher tray. So papakita ko lang na gumagana na po yung ating 56 setter at 56 hatcher. So kung nasundan nyo yung ating wiring diagram, sundan nyo lang po ng actual, i-analyze nyo po yung aking video at wala po kong sublime na mangyayari. So ito na po yun natin, ayan, makita nyo bukas na si ilaw. For calibration na din to, na-calibrate natin pagkatapos na malagyan na natin ng pinto. So patayin lang natin si ilaw. Yung sa ilaw, hindi ko na nasama yung wiring kasi madali naman yung magtap ng ilaw. Madali na yan, line lang, neutral saka light, tapos lagyan mo lang siya ng switch sa isang linya. So ayan po, makikita nyo 25.3 ang consumption ng wattage, tapos 0.12 pa lang yung amperes kasi ang ating toggle switch ay naka-off pa. I-automatic natin, makikita nyo gumagalaw na si hatcher tray, setter tray po, setter, sorry. At ang ating consumption ay 252 kasi ang heater natin ay 200 watts na nichrome wire. So ayan, makikita nyo hindi po bumabagay ang ating nichrome wire. Tapos yung sensor natin, makikita po natin andun sa may upper side ng ating motor. So ayan po, papakita ko sa inyo na drawer type siya. Yan yung extension ng wire niya. Pwede siyang tanggalin dito sa ating slider. Tapos dito sa ating limit switch, ayan, ilagyan na ng cable tie, kung makikita nyo. Tapos dun sa mga open na linya, nalagyan ko na lang po yan ng yung shrinkable hose o kaya glue stick para iwas kuryente. So ayan po. So try natin kung gagana nga ba si, try natin po dito. Tingnan natin kung, ayan, nagsising po siya. So okay po yung ano, ating wiring diagram. Sundan nyo lang po yung instruction at ang kakalabsan po nun ay yung ganitong design na po. Kasi pag bibili kayo ng ganito, wala pa siyang limit switches. Motor lang siya. So, dito ko na po tatapusin yung ating video kasi napahaba na po ng sobra. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, alam nyo na, subscribe lang po, tapos pakipindot nyo lang po yung bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod nating video. So hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat po sa mga nanood at manonood pa. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat.